What's up, guys? Welcome to another episode of my vlog. And today we're going to talk about the shoe that I customized before. It was the Kyrie 5. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ito yon. Okay. So this is the Kyrie 5. And so previously ang kulay nito is yung cookies and cream or yung what you call this Oreo colorway. So ayan, so ginawa natin is, you can see in my previous vlog, ginawa natin ito is we painted this with Angelus ink, no? So ito ang naging resulta niya. Ayan. So today I'm going to show you, nilagyan ko siya ng name tag kasi yun yung isa sa gusto kong gawin noon dito sa sapatos na to. Ayan, tapos dahil COVID ngayon, alam naman natin na ECQ, home quarantine tayong lahat. So actually wala akong nahanap na too thin na Angelus paint, even at Shopee, even at Lazada, wala tayong nakita, wala tayong nahanap, wala tayong na-purchase, in short. So gumawa ako ng paraan. And yung paraan na ginawa natin is dahil alam naman natin ang pintura, hinahaluan ng paint thinner yon. So nakakatawa, guys, bumili ako ng thinner, paint thinner, literal na paint thinner, guys. So as you can see, paint thinner. Okay, so napag-isipan ko baka pwede naman natin gawin. So for those people na nagko-customize dyan, o yung matagal na nagko-customize, I know na medyo nakakatawa itong ginawa natin. Ayan, so wait lang, ha. Okay, so yung paint thinner natin, minix natin siya with this Angelus paint that I have. Ayan. So, and then actually makikita niyo along the process kung ano yung resulta ng ginawa nating pagka-customize or pagpipaint dun sa name tag dun sa sapatos. And to tell you, I really had a hard time dahil yung paint thinner na ginagamit natin sa pintura ng bahay or ng wood, ng walls, ng concrete sa bahay, hindi siya talaga applicable for shoe paint or leather paint ink. Ayan. So anyway, just try to to see kung ano yung nagawa natin. And dahil COVID nga ngayon, so yun nga, humanap din ng paraan para matuloy natin yung project natin for this Kyrie 5. So I'll see you later.
So, ayan guys, nakita ninyo yung paano natin ginawa yung pagpipaint natin dun sa ano sa Kyrie 5 using paint thinner. And actually, I forgot to tell you, hinaluan ko rin siya ng simple alcohol, guys. So, actually, I had a hard time mixing it dahil this is not enough. And then, I did a research na pwede palang lagyan ng alcohol para mag-thin, literally mag-thin yung Angelus paint natin. So, it did well. Ang advice ko lang sa inyo is that you can still do it using this one. But medyo mahirap lang kasi hindi basta-basta nag-i-spray yung paint from your from your airbrush dahil yun nga medyo thick pa siya. And then just put a little alcohol. So pwede naman pala. Ayan. Ang naging issue ko lang is wala kasing bukas na molds ngayon. So yung sticker na supposed to be na ilalagay ko dun sa shoe ginawa ko lang. So ang result naman was a bit satisfying but not really that satisfying for me kasi merong mga parts dun na medyo tabingi. Ayan. So anyway, it doesn't matter kasi yung paint naman na nilagay natin, actually this one, no, ito pwede naman nating tanggalin yan, pwede nating burahin dahil yung material ng sapatos na pinagkabitan niya is a bit of a rubber type. So before kasi ginawa ko na to, nagkamali rin ako dahil first time ko nga naalis naman. Ayan. So pwede namang tanggalin yan pero so far I'm happy with it dahil yung ibang yung ibang customized shoe or mga NBA players, diba sinusulatan lang nila yun. And hindi nga kahit hindi maganda, it looks cool. Diba? So it still looks cool. So para sa akin okay na to. Okay na tong ginawa ko. And then those are the things na i-consider ninyo, no. So isa yun sa mga advices ko. And for those people or sa mga kaibigan natin dyan na still on lockdown, nasa bahay lang tayo, and then you wanna paint, you wanna do your project on your shoes, so you can take my advice for this one and just mix it with a little alcohol. Ayan. So makatulong yun guys, gandahan nyo lang yung yung pattern na ginawa nyo kasi ako gumawa ko ng sarili kong pattern and yun, ibabalik ko na explain ko sa inyo na yung pattern na nilagay ko doon sa na ginamit ko doon sa duct tape, it wasn't that really effective kasi once I sprayed it on the duct tape, tumatagos yung buong paint doon sa buong duct tape mismo, hindi lang doon sa part ng pattern ng ang tinatamaan ko, tumatagos siya kaya I did a lot of cleaning right away, no. So ayan. So that will be our episode today for this vlog. And if you have any questions or if you have any comments, so just comment down below. Okay, just feel free to comment down below and you can share your thoughts or any suggestions. And if you have a project that you've done before, and please you can share it to me dahil malaking bagay din sa akin as a beginner na nagko-customize ng rubber shoes, ng basketball shoes natin. Okay? So, please like and subscribe. Hit that bell. And see you on my next vlog.